Hello guys, what's up? Welcome back to my channel. It's me, Francel again. Guys, sorry kasi medyo natagal tayo hindi masundan yung vlog natin. Kasi alam niyo na may pinagdadaanan tayo na medyo ano, kailangan lutasin ng konti. Ay, iba rin. By the way guys, I-share ko sa inyo is yung 21 days conditioning na ginagamit namin. Ito medyo upgraded na to. Kayo na lang yung na humusga or mag-adjust ng mga dapat gawin. Kung ano yung mga gusto nyong palitan or kung anong gusto nyong gamitin doon sa program na kinawa ko. So guys, let's go. Huwag na natin patagalin. Ito, bigay ko sa inyo guys. Guys, pero bago ang lahat, bago ko ibigay sa inyo yung aking ginawang program na 21 Days Conditioning, isa disclaimer muna tayo. Ito po ay base lang sa aking kaalaman at ito ay aming subok na. Sabi nga eh, nananalo naman ang aming mga panlaban sa way na ginagawa namin na ganitong program. So guys, nawa eh, maintindihan niyo ako or di kaya naman kung hindi kayo sangayon sa mga sa program na ginawa ko sa way na paggawa ko ng 21 days conditioning is huwag niyo na lang sundin, sabi nga ganun. Oh, so sige guys, ito na guys, 21 days conditioning. So ayan guys, simula tayo guys ano, sa vitamins na ating gagamitin. Bali ito guys is day 1, day 2, day 3 hanggang day 21. So ito guys, mag-start tayo sa araw na gagamitan natin ng vitamins. Sa day 3 tayo. Ito gagamit tayo ng reload guys. Pagkatapos natin magturok. So itong reload nga pala guys, sa papakilala ko lang sa inyo ano, doon sa mga hindi nakakaalam, ito ay anti-stress. So maganda itong gamitin guys sa pagkatapos natin turukan yung ating manok. Day 4 guys tayo, ito ay gagamit tayo ng Respigen. So ito after meal morning. So ito guys, 7 drops Respigen. So day 5 Centrum. Isang buong tablet guys, ako yung nabibili sa butika. Day 7, skip tayo ng isang day no. Day 7 na tayo. Reload ulit guys. Ito, after bitaw to guys. So, anti-stress din siya. So, day 9, reload ulit tayo. After turok. So, day 12, Centrum ulit. After meal. Ito naman yung sa hapon na papainom natin sa manok. After meal siya. And then day 13, Respigen. After meal, then 7 drops guys. So day 14 tayo, reload. 5 a.m. after bitaw nito. Pahingahin lang natin ng isang oras. So 4 o'clock tayo magbibitaw nito. So anti-stress siya. Day 15, reload. After turok ulit. So day 17, Respigen ulit. After meal. Hapon natin papatakan ng 7 drops na Respigen ng ating alaga. Pagkatapos niyang kumain guys. So day 18 guys, reload. After meal morning, ito guys, bitaw tayo nito ng 4 o'clock guys. 2 bottles only guys ang dapat nating gawin lang. So anti-stress kasi nalalapit na day 18 na tayo, nalalapit na yung day 21, doon, day of fight niya. So day 19, karga tayo dito ng ano, ng Centrum. After meal. So day 21, ito magbibigay tayo ng reload guys for travel, 7 drops before travel yan guys. Ito panlaban niya sa travel to, anti-stress. So after that, halimbawa nakarating na tayo doon sa venue na paglalabanan natin ng manok, natin ano, ng alaga natin. Isa pagpahingahin muna natin ng 30 to 45 minutes yung manok natin and then another 7 drops ulit. Before fight yan guys, pwede na natin iulit yan guys. And then doon naman tayo guys ano, sa steps kung paano ginagawa to guys. Ano, yung tungkol doon sa purga, paligo, turok, training, bitaw at saka yung sa keeping. Day 1 tayo guys, purga, 3 a.m. So ito guys, ginawa kong 3 a.m. kasi para anti-stress. Hindi ma-stress yung manok natin, yung tiyan niya hindi ma-stress. Kasi ito namang manok na to is dumaan naman to sa ano, sa preconditioning, maaring 2 months or 1 month na ginawa natin at preconditioning. So ito, mas maganda hindi doon kasi sa bagay na yung preconditioning is napurga na siya doon. So dito pupurgahin uli natin para 100% sure na wala mga parasites na kakain ng mga ibibigay natin mga supplements sa kanyang katawan. So day 2 tayo guys.
paligo tayo 6:30 a.m. or 7 o'clock in the morning. So after that, natin paliguan is automatic, bigyan natin ng amtil 500 pagkatapos niyang kumain. Ito guys, amtil na to is panlaban sa sipon, sa halak, or etc. Kung meron man, matatanggal yun guys. So kagaya ng sinabi ko, dumaan naman yan sa preconditioning, so malakas naman resistance niya, pero bigyan pa rin natin guys ng amtil 500 pagkatapos niyang kumain. So day 3 naman tayo guys, dito tayo sa turok guys. Dito tayo magtuturok na 0.7 cc sa battle cocks guys. And then sa stags naman guys, 0.5 cc. Ang ituturok guys natin is complexor. Pero depende guys sa inyong, pwedeng gamitin dyan sa inyong lugar guys. Kung hindi available ang complexor, may Bellamil or Bexan XP, pwede na rin yun. Or kahit anong panturok na alam nyong maganda dun sa nakasanayan nyo. Ito for example lang to. Pero ito talaga guys yung ginagamit namin, complexor 3000. So day 4 tayo, rotation. Dito magsisimula guys yung pagdi-train natin ng light training natin sa kanila. So kasi dumaan sila sa preconditioning, andun yung hard training. So dito, isa magsisimula lang yung mild training natin sa kanila, yung day, parang daily routine na lang sa kanila to. Kasi totally guys, na-train natin ng sa precon yun. Kaya ganyan ang mangyayari. Rotation guys, lagay natin sa scratch pen, tapos kahig, salida, fly pen. Ito guys, 9 a.m. to 3 p.m. Gawin natin yan guys sa rotation. I-divide natin yung oras na pwede natin yung gawin sa kanila. So gagawin natin scratch pen, sa kahig, sa salida, o kaya sa fly pen. Yan, 9 a.m. to 3 p.m. Kasi 4 o'clock magpapakain tayo, kailangan natin ipahinga ng 3 p.m. yung manok. So day 6 tayo guys, skip tayo ng day 5 kasi wala naman tayong gagawin. So day 6 tayo, diretso tayong day 6. Day 6 guys is scratch. Ito guys yung kahig, 15 minutes with balancer. Gagawin nyo guys to sa 4 a.m. So, gaya ng ginawa natin nun sa pag-precon, bago siya sumabak ng 21 days conditioning, is kailangan natin medyo gumising ng umaga. Dito medyo tanghali ng konti kasi 4 a.m. to. So, dun kailangan natin gumising ng kahit mga 3 o'clock dun pag nag-preconditioning tayo. So, dito ko kahit 4 o'clock pwede na yan. So, day 7 guys. Ito natin, titingnan natin yung itatry natin yung strength, yung tibay ng lakas ng manok na pondo sa kanyang katawan sa ginawa natin na sa loob ng isang linggo. Ito kasi yung ika-7 days. So magbibitaw tayo sparring ng 3 p.m. hapon guys to. 3 to 4 buckles only. So magkatamano hindi, basta 3 to 4 buckles, malalaman naman natin yung kung may improvement kasi doon sa pagaspas ng pakpak at pag ng mga paa nila, malalaman natin yung kung talaga may improvement na. So skip ulit tayo ng day 8 kasi wala naman tayong gagawin dito. Pahinga lang yan siya buong maghapon. So day 9 tayo. Dito sa day 9, isturok ulit tayo guys. 0.0 cc sa battle cocks and 0.5 cc sa battle stags. Complexor 3000 guys to. So, ayun nga guys, kagaya ng sinabi ko kanina, kung hindi available ang complexor, pwede kang gumamit ng Bellamil at saka Bexan XP. So, dito tayo sa day 10, 11, 12, 13. So, ito guys yung dito papasok guys yung mild training niya guys na rotation. 9 a.m. to 3 p.m. Pero bago lahat, kailangan natin muna siyang 15 minutes scratch. So, gising kayo uli dito ng 4 a.m. Dahil dyan sa 15 minutes scratch na yan, with balancer, guys, para masanay yung kanyang paa. Para magkaroon ng diin yung kanyang palo. So, ayan guys, i-divide natin ang catch sa catch cock, sa salida, playpen. Dyan guys, sa 9 a.m. to 3 p.m. Bahala na kayo mag-divide guys kung anong discard nyo dyan. Pero guys, ang may papayo ko lang, kapag bata yung manok ninyo, huwag nyo masyadong stressin. Kahit dumaan nyo ng, sabihin natin ng preconditioning, mas maganda pa rin yung hindi masyadong stress ang manok natin. Kasi ito yung 21 days conditioning na to is papunta sa kanyang tunay na laban nga. Yun na sinasabi natin dito. Kaya guys, payo ko lang, huwag masyadong stressin yung stags. Pero kung ang inyong mga manok is dilugon, ayos lang yun. Walang problema yan guys. Kasi ang dilugon is matibay talaga yan guys. So, day 14 tayo guys. Dito natin naman matetest yung napondo uli na lakas ng manok natin sa day 14.
Kung dito ay may improvement na, so ibig sabihin nag-i-improve talaga siya. So pumapasok yung mga ginagawa natin sa kanya. Kumbaga yung mga vitamins, so may epekto lahat. So sad to say na sabihin ano, kung wala pa, walang improvement dito sa lugar na sa bagay na to sa day 14, isa maaring huwag nyo nang ituloy yung laban. Kasi guys, sa totoo lang, isa useless yung ginagawa nyo. Kasi malamang guys, may pagkakamali kayo nagawa dyan kaya hindi nag-i-improve yung manok ninyo. Kasi sa manok guys, na sa manok guys, just makikita nyo agad ang improvement guys sa ika-7 days pa lang niya kung tama yung ginagawa nyo. So yun lang ang mapapayo ko guys, kailangan sobrang may improvement na siya dito sa day 14. Sa day 7, maaaring kunting improvement, pero dito sa day 14 is kailangan talaga. Is, sabi nga is 90% na siya dito guys. Kasi yung another 10% guys, isahabulin natin until 21 days, yung tinatawag na pointing na yan sa 21 days. So, diretso tayo, day 15. Ito guys, dito pumapasok guys yung sa palakad. Tapos, gising ka rin, syempre guys, ng 4 a.m. guys, ito yung palakad na tinatawag. And then, pailaw guys. Kailangan guys natin na pailaw yung sa manok natin. Syempre dito sa province naman, kung nasa province kayo, kagaya ng area ko dito is, kumbaga mag-ano na lang kayo, invento na lang kayo guys ng lalagyan nyo ng bumbilya guys. Mas mahalaga may bumbilya guys na nakatutok doon sa manok ninyo na medyo malakas ang liwanag. Yung mga solar dyan, pwede na rin yan. Para masanay guys sa liwanag, sa ilaw. Kasi ang purpose ng pailaw at saka yung palakad na yan, is yan guys, para maano siya. Kumbaga yung mentality niya ay is maano talaga, matrain. Para pagdating dun sa loob ng sagradas, hindi siya yung tipong pagkabitaw mo dun sa manok mo is nakatingalado sa ilaw. Wow. Di wow, ang mangyayari doon. Di ba alam nyo na yun. Hindi ko na kailangan sabihin yon. So after that guys, ang palakad natin and then sa pailaw na yan, sa umaga, is tuturukan natin guys ng 0.7 cc sa battle cocks natin and then 0.5 cc sa battle stags. Complex for 3,000 uli guys. Guys, yan. Gagamitin natin. Yan, di ko na ulitin. Bexan XP or Bellamy. Pwede rin yun. So, day 16 and 17, pahinga sila guys dito. So, eto guys, day 18. Ito yung bitaw guys na talagang parang ano lang to. Subok natin kung nasa kondisyon yung manok natin. Na kumalakas talaga na umano lang na bumigay. Kasi ito guys is 2 buckles only to guys na testing sa bitaw to sa day 18. Dito kasi guys nalalaman yung manok mo nyo kung sabi nga alam mo yun guys kasi ito papaliwanag ko guys no. Hindi ko naman sana ilalahat ano. Pero ito bago ko i-share sa inyo to. Itong aking way ng 21 days conditioning na to. Sa mga pagbibigay ng gamot na ito, tested na namin. Pero may mga nangyayari pa rin guys na doon sa mga manok guys is for example, ang manok mo is bata pa ano. Tapos guys, sabihin natin na talagang noon mo lang binitamins, hindi ka dumaan sa preconditioning ano. Tapos ngayon sasabak mo ng ganitong 21 days conditioning agad. Maninibago guys 'yo sa mga epekto ng gamot sa katawan niya. Lalo na kapag hindi pa nakakaranas turukan, tapos dito mo lang sa 21 days conditioning tuturukan, is doon siya makakaranas ng pagbabago sa katawan niya. Maring instead na lumakas siya, is humina siya. So be careful sa day 18 na yan guys. Kailangan natin testingin ang manok natin kung talaga lumilipad ng maayos, kung pumapalo ng maayos. Pero for only 2 buckles lang yan guys. Hindi nyo kailangan tagalan dahil andyan na yung keeping guys na tinatawag. Itong day 19 and day 20. Kasi yung day 21 is day of fight na yan. So sa day 19, day 20 keeping. Dito sa keeping guys, ang ginagawa natin is carbo loading lang guys. Walang iba. Kumbaga, ang gagawin lang natin syempre, yung daily routine na ginagawa natin na hindi siya magiging stress kagaya ng day 19. Itong day 19 at day 20, kailangan syempre natin ilabas din sa scratch pa yung manok natin para makaipot. Kumbaga makapag-release siya ng kailangan niyang i-release sa kanyang katawan. Kasi pag sa ano lang niya yan, sa kulungan lang, alam mo, sa tangkal or something, kung saan yung nakalagay yan, kumbaga parang ano pa siya dyan hindi siya makabuelo masyado, mas maganda yung papaiputin muna natin sila dyan. Sa day 19 and day 20, yan, yun lang ang gagawin natin, paiputin lang natin. And then after that, may minuto lang makikita natin na ganyan.
ano niyan, balik na lang natin uli sa kanyang kinalalagyan, sa kanyang sabi nga bahay o kulungan niya. So yan, day 19 and day 20, yan guys, is keeping. So guys, ayun na nga guys, day 21 tayo sa day of fight. Ang may papayo ko lang guys sa inyo dito sa day 21 guys, sa bago nyo ibiyahe yung inyong manok kagaya nung nabanggit ko na sa vitamins natin, ano, doon sa unang tinalakay natin na pinakita ko sa inyong picture, isa kailangan nyo bago ibiyahe, isa kailangan papatakan nyo muna sila, siya ng 7 drops na reload. So anti-stress yun. After that, pagkadating doon, pahinga lang ng 30 to 45 minutes, papatakan nyo uli ng reload. Reload blast yan guys, 7 drops lang. Kumbaga, ayan na, simulaan nyo nang iulit yan. Basta pili kayo ng mas magandang laban. At ang isa dito guys, kailangan nyo bantayan sa day of fight nya, no? Yung pointing na tinatawag. At sa dito pumapasok yung pagpo-point ng manok. Kailangan nyo guys, mapansin sa manok nyo yung mga signs ng pointing, nasa point na yung manok nyo. Kagaya guys, for example ng ano, nang ang ipon nyo guys sa pwede nyo hawakan guys yung parang clay. Kapag nahawakan yung ipot nyo guys, is ibig sabihin na parang clay, is maganda ang point ng manok nyo. And then yung signs ng nasa point din yung manok nyo, tingnan nyo ang pupil nung sa mata niya. Alam nyo yung pupil guys, yung kulay itim na makikita nyo sa mata ng manok nyo is malaki yun. So ayun din ang signs na okay yung manok nyo. So na number 3 tayo guys is ito sa totoo lang, okay to, tested ko na rin to kasi naano ko na talaga to, na pansin ko to sa manok na ilalaban namin, nang nilaban na talagang nanalo naman. Yung malamig guys, yung hipo sa paa. Pag malamig ang hipo sa paa ng manok nyo guys, ibig sabihin nasa tamang point yung manok nyo. So ano yun na yan, ilaban nyo, mas maganda, mas ma-ilaban nyo ng ganun ang sitwasyon ng manok nyo. Kasi kung halimbawa medyo bumaba sa point yan, kumbaga hindi na pointing, naabot na yung top, and then pa, syempre, pag naabot na yung top ng pointing ng manok ninyo, is pababa na uli yon, is may hirapan na uli kayong i-point doon. Pero ang isang pang-point, guys, na sa manok, guys, ay sa, ano lang, magdala lang kayo ng mansanas, guys. Mansanas, carrots, o di kaya saging, konti, pakainin nyo, guys. Kung depende yan sa dumi, guys, ha. Kasi kung malambot ang dumi ng manok ninyo, guys, ay huwag nyo papakainin ng matubig, guys. Mas maganda, guys, pakainin nyo ng ano, hagis-hagisan nyo ng pellet. O di kaya kung hindi umubra ang pellets, guys, sa yung Jackie Oats, guys, pwede na yun. Kumbaga, absorb nyo ng tubig sa katawan ng manok ninyo para nang sa ganun yung dumi niya is tumigas na parang maging isang clay. Kumbaga, andun yung point, guys. At saka, guys, before pala ng laban ng guys ng manok ninyo, no, wag naman, guys, yung masasabi yung manok ninyo na talagang gutom na gutom, guys, ha. Siyempre, for example, mas maganda ilagay natin yung sarili natin doon sa manok, sa sitwasyon ng manok. Kapag halimbawa, for example, ang manok, isa half ano lang, half meal lang siya. Kumbaga, hindi full meal na tinatawag, ano, hindi kagaya ng natural na day, na days na kain niya, yung talagang full na full siya dito. Kasi sa day 21 days, kailangan natin mag-control sa kain, sa tubig, and then para makuha natin yung tamang point. So, lagay natin yung sarili natin dito sa manok. For example, half meal yung manok, half meal din kainin mo. Kapag nauhaw ka, syempre nauhaw din yung manok, painumin mo yung manok. Kahit sabihin natin na 3 leaves lang, depende sa ipot niya na tinatawag. Kasi pangit, pag malambot ang ipot ng manok, pangit naman pag sobrang matigas. So, ang isa pang ano guys, is yung talagang makikita nyo talaga na point ang manok nyo, is yung talagang focus na focus siya guys. Yung hindi siya ano, hindi siya masyadong magalaw sa ano, sa for example, nandiyan sa scratch pen, ano, scratch pen, sa talian man, kasi nasa ano tayo nasa diyan sa sabungan na yan Kung depende lang sa lagayan na yan. Kung nasa kulungan is putak ng putak, nagwawala na ganyan, hindi maganda yung lagay ng manok nyo dyan. Pero kung ang lagay ng manok nyo dyan is medyo tahimik lang at parang pamasid-masid lang siya. Tapos parang, yung tinatawag guys na sobrang alerto na manok. Yung mga ganong manok. So, ibig sabihin nun, nasa tamang point yung manok nyo. Pero guys, hindi lahat guys nang nakikita nyo yung sign na kagaya niyang naglilikot or ano man. Hindi porke malikot hindi na nasa point. Depende yun guys sa sitwasyon. So guys, ayan ang aking maibigay na tips sa inyo sa day 21, day of fight. So guys, dumako naman tayo dito sa foods, sa pakain guys, for conditioning and carbo loading. From day 1 to day 16 guys, makikita mo, makikita nyo dito sa picture guys, is concentrate 25%, platinum 25%, crack corn 25%, dog
food or fish meal. Ito yung mayaman guys sa ano to, sa protein. So, ayan guys, dalawa na yan. Cracked corn, dog food, fish meal, etc. Kahit alin sa dalawa, dog food at fish meal, pwede na yan. So, equivalent to 100%. Ang per day na consumption ng manok nyo, dapat kung istags ang manok nyo is 35 grams lang. Pero kung sabihin natin na battle cock o broodstock ganyan, for example, matanda na, dilugo na, bigyan nyo ng 40 grams kasi malakas na ano yan, ang appetite niyan, kumbaga malakas tumunaw sila niyan. 2 times a day lang guys, daily ang pakain. 7 a.m. kayo magpakain ng umaga, and then mas maganda sa hapon is 4 p.m. So, ayan guys, dumako tayo sa merienda. Siyempre, papasok dito yung merienda kasi hindi tayo ng tao nagugutom pag walang merienda. Yung maalaga pa na kaya natin, ang kinukondisyon natin. Para ma-reach natin yung talagang goal natin na gusto natin mangyari sa katawan ng manok and then sa palo niya para lumakas siya talaga. Para lumakas talaga siya ng malakas na malakas, sabi nga. Hindi man malakas na malakas, eh, talagang bumigay ng magbigay ng malaganit na palo na tinatawag na pamatay na palo. So, para lumabas yun, kailangan natin pamerienahin guys. Ang merienda guys is, itong merienda na inihanda ko guys, ginagawa ko is, ito is madali siyang matunaw. So, hindi tayo mong problema guys na bigyan natin ng merienda na to, and then after ng pagbigay natin ng 12 p.m. is 4 o'clock magpapakain tayo, may lumang pa yung butchi niya, yung tingka niya. Is ito guys, madali lang itong matunaw. So, ayan guys, mag-ano lang kayo ng banana, chop banana lang guys, or kaya apple. And then, anuhan nyo guys ng boiled egg. Haluan nyo ng, sabihin natin, kalahating boiled egg lang, pwede na yung guys, walang problema yung kung nagtitipid kayo. Pero kung hindi naman kayo nagtitipid, mas maganda, isang buong boiled egg white ang ibigay ninyo sa kanya, pwede yun. Tapos i-adjust na lang kayo dito sa apple. Dito na lang kayo mag-adjust. Kasi sorts of ano yan eh, protein yung talaga, ang boiled egg white na yan. Dito naman sa sa fiber naman dito sa banana o kaya apple na yan. So, itong dahilan din para mapabilis din yung pagtunaw ng makinain ng manok yung fiber. So, dito kami focus sa boiled egg. Kung talagang sabi nga may budget kayo, damihan nyo yan, and then katamtama lang yung sukat ng pakain ng apple o di kaya yung banana. Pero mas maganda mix nyo guys, banana and apple. At saka sukatin nyo, kailangan 40 grams, so lalampas dyan. Pero pag stags pag stags lang, ang pakain nyo lang guys is until 35 grams lang, huwag na kayo lalampas doon. Kasi yun, medyo medyo mahina-hina pa silang tumunaw guys, depende sa klase ng manok yun eh. And then guys, dumako naman tayo guys dito sa painom. Sa painom guys, is, kung wet feeding kayo, control talaga kayo sa painom nito guys. Sasabihin ko sa inyo kasi magiging matubig yung katawan ng manok ninyo. Maaari kayo magpainom nito with honey guys. Mix na lang kayo ng honey o di kaya molasses. 3 to 4 dips. Depende yan guys sa sitwasyon. Pag malambot ang dumi ng manok nyo, adjust nyo lang. 1 to 2 dips lang, okay na yan. Kung ang wet feeding. Pero kung dry feeding naman kayo kasi medyo sabi nga talagang dry na dry yung yung pagkain niya is medyo damihan yung painom. Kaya sabihin natin mga 6 dips yan, pwede yan, walang problema yan. Depende rin sa tayo ng manok, doon sa ipot ng manok na makikita nyo. Nasa observation kasi guys yan eh. Kasi magsalita ako dito na sasabihin ko na 4 dips. Tapos yung dumi naman ng manok niyo sobrang tigas naman. Na talagang nakikita nyo sobrang tigas. So kulang talaga yung guys. So kailangan yung nagdagan yon. Kailangan yung gawin 6 or sabihin na maximum 7. Depende guys sa sitwasyon, kayo na lang mag-adjust nyo sa bagay na yan kasi sa ganang akin, alam ko yan, sa ganang inyo, mas maganda kayo mag-adjust para malaman nyo din kung paano ang gawin. So ayan guys, dumako tayo sa from day 17 to day 20. Ito guys yung tinatawag na carbo loading. So ito guys, ginawa ko ditong 60% yung 60% yung crack corn kasi ito talaga guys yung pinanggagalingan na pumuputok na palo guys ha. Hindi naman sa pagmamayabang pero marami nagpatunay nito ang bagay na to. Dito nang gagaling ang pumuputok na palo sa crack corn na yan. Napakalakas dyan talaga. So ayan, in-adjust natin ang 15% yung fish meal, and then concentrate is 15%, and then binawasan natin yung platinum. So total ng 100% sa 35 or 40 grams. So kayo na lang mag-adjust dyan kung stags or bullstag yung bullstag or broodcock ang bullcock na ganyan. Kung ano tawag nyo, bahala na kayo. So mag-adjust kayo dyan guys.
So nasa sa inyo pa rin guys, sabi nga na ang ikapapanalo ng manok natin na ninyo. So kahit anong sabihin natin na kahit anong sabihin ko dito sa video or whatever na advice sa inyo, kung hindi niyo rin naman susundin, is nasa sa inyo talaga 'yon. So kung saan kayo hiyang na condition na pagkukondisyon ng manok, so kung ano pinaniniwalaan nyo, sige, tuloy nyo lang, walang problema. Pero ang aking may papayo lang, kung pag may nakita kayong maganda sa aking 21 days conditioning na program, is idagdag nyo doon sa conditioning nyo, maaaring makatulong yun, guys. So, guys, thank you talaga, guys, sapagkat na andito kayo na sinuportahan nyo itong video na to. So, guys, ayun na nga, guys, nakita nyo yung way kung paano mag-condition ng manok. Andyan yung simula sa vitamins, sa pagpuporga, sa paligo, sa keeping, and then sa bitaw, sa sparring. And then, pinaka last is yun sa pagpupointing ng manok, guys. Guys, ito masasabi ko sa inyo, guys. Ito, isa, hindi ko naman sinasabi na 100% na mananalo na ang manok ninyo kapag nagawa niyo to yung ganitong conditioning method na galing sa akin, sa amin. Kasi guys, alam nyo guys, nasa sa atin pa rin guys kung tama yung pagkakagawa natin. At yung, kung ang manok natin is talagang, sabi nga eh, pointing talaga. Na doon niya yung magandang pointing sa oras ng laban. So guys, ito ay guide lang na pwede nyong gayahin nyo. Na pwede nyo rin namang hindi gayahin. So ito, walang pilitan. So mas maganda, subukan nyo muna. Nang sa ganun guys, is makapag-comment kayo sa video na to kung effective ba yung 21 days na conditioning mula sa Franz Kell Vlog. Ang isa pang mai-add ko guys is syempre nagawa na natin itong 21 days na conditioning na method ng Franz Kell Vlog. Mas maganda guys is pumili tayo guys ng magandang kalaban ng manok natin. Yung baga masasabi natin na nakakaangat tayo sa laban. So dun sa bagay na yun guys, kumbaga percentage nun, mas mataas na tayong mananalo. So guys, ayan guys, ang aking 21 days conditioning. Sana guys, maging hiyang sa inyo guys, maging bagay sa inyo. So thank you so much guys for watching, and don't forget to subscribe to my YouTube channel guys. Click the notification bell para updated kayo sa lahat ng video na aking i-upload. At guys, soon, mag-upload pa ako naman ng mga iba pong video tungkol sa pagmamanok guys, patungkol sa mga bagay na ginagawa ko bago pumasok ng 21 days conditioning. So guys, sana guys, abangan nyo guys. So thank you so much for watching guys, and God bless guys. Bye-bye. Hey guys, do you like the video? If yes, please don't forget to subscribe and like the video. It really means a lot to me. Thank you.